Arnel Tuesday, may good news, may sisimulan kayong bagong programa, tama ba? Diba? Oh, Arnel, go. Diba? Ang karir ko ayaw matay-matay, buhay na naman. Buhay na naman, ito ang Oh My Job. Sa GMA News TV. Mm-hmm. Ito yung ano eh, kasi diba nasimulan na namin sa GCMN. Eh kailangan ni pagpatuloy dahil maganda naman 'yung ano, maganda 'tong programa na 'to para sa mga manggagawa. Eh. Okay. So meron pa tayong feature dito na hard on the spot. Mm-hmm. Tama no, 'yung ano, no, hard on the spot. 'Yung hats para doon sa mga naghahanap ng trabaho. Mm-hmm. 'Yun ang mga iba, meron din kami mabibigyan ng tulong, 'yung mga instant tulong at saka 'yung mga iba't ibang programa ng Department of Labor and Employment para maintindihan man. Okay. Yeah. Okay. So, Tuesday, kamustang, looking forward ka ba na makatrabaho si Arnel? Oo naman! Oh. Eh, nandun pa lang ako sa reporter pa lang ako dati. Oh. Nagkakatsikahan na kami sa ere. Oh, so, wala namang problema siguro dun sa aming, anong tawag dito? Rapport. Okay. At, kumbaga, kami naman yung magsisilbing tulay para mailapit natin yung ating mga manggagawa sa Department of Labor and Employment. Okay. Anong ilulook forward ng mga makikinig at manonood sa inyo sa programang to? Eh, siguro marami. Eh, sa sektor ng paggawa, alam natin sila yung isa sa sektor ngayon na medyo tumamlay dahil dito sa pandemya. So, kung pwede siguro kami makatulong in terms of kung ano yung mga available na trabaho na pwede nilang mahanap o makita, pwede nating iugnay sa DOLE para hindi sila mahirapan na maghanap kung saan sila po pwede na mamasukan ulit. Okay. Diba? Okay. Ang sarap pagka ganito ang magiging ano, katrabaho mo, di ba? Para bang isinulat ng tatlong gabi yung kanya sinasabi. Kaya ako rin excited ako eh. Kasi nakakatrabaho ko kasi Tuesday. And she's even better ngayon ha. So looking forward ako na magaling yung kabatuhan mo uli para at ang isa pa na gusto kong idagdag, kadalasan kasi ang mga departamento ng pamahalaan napakaganda ng mga intensyon ng pakay, lalo na kanilang mga programa, kaya lang yung lingwahe kasi lingwahing gobyerno mataas, eh madalas hindi nauunawaan nung kanilang kausap. So yan ang isa sa magiging major na role namin ni Tuesday para lalong maintindihan at para naman mapakinabangan nila. Yes. Yung ano yung sayang naman yung opportunity, hindi lang nila nalalaman na meron pa lang ganun. Yeah. Tulad nung ano, meron yung konsepto na binubuo namin na sana meron ma-hire ka agad. Yung pala meron pa lang ganun talaga ang DOLE. Ang tawag na doon, yung hard on the spot hats. Meron na pala talagang ganun. So, maganda-ganda. Ngayon, meron na talagang mapapanood sila and directly, makakakonect sila. Mm-hmm. At mas malaking tulong po ngayon kasi pandemic, di ba? Okay. At saka alam mo, tao sa panahon ngayon, kailangan lagi may nakakausap eh. May nakakausap kasi pagka hindi nila na ilalabas kung ano yung kanilang nararamdaman, hinaing nila o kung ano man, kahit na ano, kumukulo eh. Kaya mas maganda yung ganito na meron silang makakausap, nakaterno nila yung lingwahe. Okay, Arnel, from Kapamilya, nagsimula ang show ngayon nasa Kapuso. nakapagpaalam ba ng maayos? Ay, paano ang naging transition? Ewan ko kasi nga, bigla lang nawala yung show. Hindi na rin ako nakapagpaalam. Kasi nga, nangyari ang nangyari. Eh, hindi naman tayo pwedeng huminto. Kailangan, under ka ng under. At saka yung pakay naman nung programa, eh para doon sa worker. So, kahit saan mo pa ilagay ito, kahit na anong istasyon, iisa pa rin naman yung gusto namin magawa. Okay, you're back with GMA. Kasunod na ba nito ang Go Bingo, All-Star Kid, tsaka katok mga misis, Arnel? Meron nagbulong sa akin, ang bagay daw sa aking format, pareho nung kay ano, kay Ate Luz. Parang tama nga. Diba? Ay to ay. Kaya salamat dun sa nagsasuggest. Ayan, may hawak pa tayo. Hindi nga maganda kasi kay Ate Luz, yung Showbiz, public service, tapos yung lahat. Kababalaghan, tapos yung mga magkakagalito, hinahanap, at ang simple-simple. You're open na gawin yun? Oo, kasi masarap naman talaga makipag-ano eh, communicate ng mas intimate sa mga tao eh. Kasi mula nung nadala ako sa gobyerno, yung kadaldalan ko, para nagkaroon ng ano, direction
Napakinabangan. Tapos matyaga kasi ako talaga makipagkwentuhan eh. Yun nga Arnel, pinafollow ka namin sa social media. Ang tiyaga, pinapaliwanagan mong isa-isa yung mga hindi nakakaintindi. Hindi ka to ba napapagod na isa-isa talagang sinasagot mo sila? Ewan ko ba, para kasing pag narinig mo na kasi, parang matik sa'yo eh, na teka, kailangan kong ipaliwanag dito. Kung napapansin nyo, kahit yung mga maaanghang ko na sinasabi, sa social media, laging may paliwanag eh. Never siya nagiging below the belt na tira. Yes. Lagi kong sinasabi, intindihin nyo, bago ka bumatikos. Maganda naman yung meron kang pananaw eh. Pero ibase mo, doon naman sa tama, para pareho tayo ng pahina. Diba? Okay. Para mas maging masustansya yung palitan natin. If you don't agree, okay lang. Pero naiintindihan mo bakit ka nagdi-disagree. Pati sa negosyo mo, inaaway ka. Oo. Yung negosyo ko kasi nagagawa kami ng buhok. Oo. Nagagalit bakit daw peki kami na sinasabi namin tumutubo. Wig nga. Oo. Luman ko rin. Yung gaya nun, di ba? Hindi mo man lang binasa. Pero nagbigay ka na. Comment na lang ng comment. Yan ang nagiging malaking problema ngayon ng karamihan kasi hindi mo na pinupuno ito, umaandar ka agad ito, o kaya ito. Uh-oh. So napapahama ka, hindi mo na mababawi yung salita mo. Yes. E nagmumukha tayong tanga. Yes. Ay, hindi, kayo lang pala. Pero, dahil siyempre, meron tayong mga, iba-iba tayong mga opinion mga opinion sa buhay. Mm-hmm. Paano mo yung na-handle yung mga negatibong opinion na binabato sa'yo? Wala. Eh, kasi tanggap ko naman yun na merong ganun eh. Alam mo kung ikaw taga show business, lalo na kung entertainment ang pinagalingan mo, wala talagang sama ng loob dyan eh. Kasi kailangan tanggapin mo, ang tao hindi talaga magkakapareho ng opinion. Pero ang masarap na diskusyon, kapag pareho kayo ng pinanggagalingang alam, tsaka kayo magkaroon ng pagtatalo, pag pareho yung pinagsimulan mo pang unawa, ang mahirap kasi pagka nakikipagtalo siya mo, binabato sa iyong opinion, tapos ang tingin mo, hindi nga, yan mali. Sarado ang isip mo. Oo, aralin mo, tsaka ka magbigay ng pananaw mo. Kasi ngayon kadalasan, title pa lang eh, nagbibigay na agad ng comment eh. Nagmumukha tuloy, napakarami nagmumukha ng tanga. Mababawi mo ba yun? Namarkahan ka na sinabihan ka ng lahat ng tao, tanga-tanga mo naman. Okay. So mas okay sa inyo, Sir Arnel, yung kasi iba na nahihintay, mas okay sa inyo sumagot or sumagot doon sa mga negative mga or kating kaya sa manahingi? Well, karapatan ng kahit na sino yung sumagot. Pero ito lang yung appeal ko. Madalas kasi tayo ngayon, pag nag-assess sa sitwasyon, kung ano lang yung nangyayari sa araw na to. Pero merong, ang nakakalimutan natin, ano ba yung mas malaking picture? Ano bang epekto na merong nangyari ngayon? Nagbigay ka na ng solid mong opinion. Merong, kagaya nun dati, kinasuhan ko si Mystica. Ano kagad ang tinapon sa akin? Pinipigilan ko magsalita, freedom of expression. At tanong ko, ba't alam na ba nila kung ano nasa utak? Diba? Pero ikaw, in-assess mo na, napakaliit ng nakuha mong impormasyon eh. Pero ang assessment mo, kabuuan. Doon, sino ba ang nagtsaga? Ha? Borrowing the words of Jeff, sino ang nagtsaga na kausapin si Mystica in tsaga enough to file a case? Ha? Kasi pagka tinalakan ko lang siya, tatalak lang eh, walang mangyayari. Ito kung nakapile ang case mo, sasagot siya ng maayos. Ngayon, natulungan ko pa. Nakapagsimula siya ng negosyo niya uli. Yes. At naipaliwanag ko sa kanya, alam mo Mystica, yung galing mo, kasi kako magaling ka pa rin. Sayang yung galing mo, kung inuubos mo sa pang-aaway at pagmumura ko kanina. Yes. And then alam mo ba, umiyak siya ng totoo ha, kasi... Parang ngayon lang daw may nagtiyaga sa kanya na sabihin yun. See? Dahil lang yung mga tao, nakakita ng, Arnel Ignacio, kinasuhan si Mystica, hindi yun ang buong kwento. Alam ni Tuesday yan, di ba? Ang isang kwento, mahaba pa ang may part 1, part 2, part 3. Pero title pa lang, binuo mo na sa isip mo kung ano ang kabuuan. Ano ang negatibong epekto nito? Palabnaw na ng palabnaw yung ating kakayanang mag-isip. Kasi kung ano lang yung nakita mo, tingin mo buo na, at bubuoy mo yung reaction mo. Paano yung ending, hindi mo, you never look forward to the plan, to the goal. Diba sayang, kaya lagi tayong magulo. And speaking of Mystica po, anong pakiramdam na nagkaayos kayo? And then, paano po nangyari? Hindi kasi, yun ang talagang gusto ko. In fact, pina-analyze ko nga sa kanya. Kaya ako, Ruby, yun ang tunay niyo pangalan. Kung ako gusto talaga kitang
kumbaga, salbahe lang ako. Eh di nung una kang hindi umatin, pwede na naman sabihin ko, sige na, dire-diretso yun na, ipahin yun. Dalawang beses siyang hindi sumipot. Ang sabi, tinatanong kami ng prosecutor, ano sagot namin? Hindi po, antayin natin. Kasi ang gusto namin, siya ay makausap. Kasi yun ang pakay eh. I-correct natin yung kanyang ginagawa, pero maipaliwanag sa kanya at maintindihan niya na yung galing mo, mas magagamit mo sa mas produktibong bagay kaysa minumura mo lahat ng tao. Eh, minura mo na, gobyerno. Gusto mong pabagsakin ng gobyerno. Hindi niya alam na krimen na yun. Oh, ano na yung naging epekto? Sinunod siya ng ibang OFW? Naggawa ka ng problema sa ibang tao na wala nang kakayanan na ayusin yun ng madali. See? Yun yung kabuuan ng kwento eh. Eh, pero dahil tayo, laging, ano, nabasa mo lang, kapraso sa FB, ang pakiramdam mo, ito malungkot dyan ha, ang pakiramdam ng lahat, kung naramdaman niyang magaling siya, i-challenge niya na lahat ng mga taong yun ang craft. Tingnan mo ngayon, ang journalist ngayon, parang nawalan na saysay yung nag-aral. Nawalan na saysay yung merong pinagdaan ng mga ang daming karanasan. Ikaw naramdaman mo lang kasi maganda yung English mo. Believe ka na sa sarili mo without even researching. Malungkot yun na yun ang magiging trend. Kasi lahat ng mga nag-aral o kaya yung talagang nagdalubasa sa experience, nawawalan ng saysay yung galing nila. Kasi everybody is challenging everyone. It cannot be a level playing field pagdating sa pagalingan. Eh, paano yun? Kunyari na lang, maramdaman. Kunyari, public service, naramdaman itong isa, matulungin ako ngayon. Mali kayong lahat sa gobyerno. Pwede ba yung ganun na madalas nangyayari ngayon? Tapos ano ba siya ng tama at mali? Kung maraming sumang-ayon sa'yo. Eh yung sumasang-ayon sa'yo, hindi rin naman naiintindihan yung struktura. Eh di pagulo tayo ng pagulo ng pagulo. Yun ang isa pa sa punto ko kung bakit ko pinapile ang mga cases. Kung ako ay mayroong gustong sabihin na mas maingay. Kasi yun, structured. Sasagot ka sa korte. Hindi ka magmumura, hindi ka pwede mag social media.